Habang si Miss Nora Honor ay umaani ng tagumpay, bagamat nagpapahinga, nagre-relax, patuloy na kanyang inaani ang karangalan sa iba't ibang bansa, tumatanggap ng proyekto, at talagang masasabi mong si Ate Guy, kahit nananahimik, talaga naman nag-iingay sa kanya ang tagumpay at karangalan. At habang si Ate Guy umaani sa kanyang mga tinanim na tagumpay, tila marami naman ang nagmamadali at gumagawa ng paraan upang lampasan o higitan ang isang Miss Nora Honor. Sila po ay abalang-abala naman na nag-iingay upang sa gayon ay mapansin at mabigyan ng proyekto. At isang aktres na talaga nang nagpakita ng pagmamahal, ng respeto kay Miss Nora Honor, hindi lang pagmamahal, kundi talagang hinangaan niya si Miss Nora Honor. Ngayon naman, talagang matapos niyang ipahayag ang kanyang pagmamahal, matapos niyang ipahayag ang kanyang respeto at paghanga, nandito naman ngayon ang kanyang pagtatanggol kay Miss Nora Honor. Ang lahat ng yan ay ating malalaman sa pagpapatuloy natin dito sa Hearts Expression. Kumusta po kayo, mga Heart Expression? Ito po ang inyong lingkod, Kuya Ferdy R. Bumabati sa inyo ng isang magandang araw at maraming salamat po sapagkat patuloy ang inyong pagtangkilik sa Hearts Expression. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Alam niyo po, talagang si Ate Guy ay talagang habang siya ay nagtatagumpay, habang siya ay nakakatanggap ng maraming parangal, sabi ko nga po natanggap niya na ang iba't ibang parangal sa iba't ibang panig ng bansa, sa iba't ibang ahensya, mapaiskwelahan, paaralan, ano po, gobyerno, at sa maging pelikula, sa pamamagitan din ng radyo, telebisyon, hindi po ba sa kanyang musika, sa pelikula niya, natamo niya na ang tagumpay, nakatanggap siya ng mga tropeyo at iba't ibang karangalan sa iba't iba talagang sabi natin na pangyayarit panahon. Si Ate Guy ay talagang kinilala ang kanyang kahusayan hanggang sa makamit na nga niya ang national artist na pinakamataas na ibinibigay sa isang pinakamahusay na personalidad. Ang sining na Ate Guy ay talagang kinilala, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Si Ate Guy, wala nang dapat patunayan pa at wala ka nang dapat hilingin pa sa kanya. Bagamat, alam niyo po, tayo po umaasam na magkaroon ng Oscar Awards si Ate Guy. Ito po talagang inaamin ko, gusto ko po na, hindi lang siguro ako, marami tayo na nais, nag-aasam na maging kalahok ang pelikula na Ate Guy at magkaroon siya ng awards. Talaga naman po, pero bukod po doon eh, kahit na hindi na mangyari yun o mangyari, marami nang napatunayan ang Miss Nora Honor. Habang si Ate Guy, sabi ko nga, siya'y nagtatagumpay habang pumapaimbulog sa kaitaas-taasan, marami namang taong nais na humila sa kanya pababa. Maraming siya ay, kumbaga, lampasan ng iba. No po, marami pong mga taong ganun, na hinihila siya at hindi nila matanggap na si Ate Guy ay talagang nananatiling nangunguna, number one, the only one. Kaya, we cannot please everybody, totoo po yun. Pero, nakakalungkot lang sapagkat may mga tao na gumagawa ng paraan na talagang para si Ate Guy ay mahigitan. Of course, kay Ate Guy hindi naman siya apektado eh. Wala nang dapat patunayan si Miss Nora Honor. At alam po natin na habang hinihila si Ate Guy, no, pababa, si Ate Guy naman ay talaga namang walang makakapigil sa kanyang pag-angat. Nandun na siya. At walang nakarating sa kanyang narating. Kaya nga, si Ate Guy, kumbaga ang dami nang, sabi ko po, paulit-ulit po ako sa mga vlog, sa mga sinasabi ko sa ina-upload ko na si Ate Guy, ilang beses na talagang dapat na mayroon na siyang entry sa Oscar Award. Alam po natin yon, pero bakit hindi nangyayari? At sa totoo lang, kahit sa Metro Manila Film Festival lang, kanyang mga pelikula, ikarapat dapat na nakapasok o pumasok. Pero nakita naman po natin, talagang aminin po natin na si Ate Guy
na pupulitika. Ngunit nanatili at mananatiling reyna si Ate Gay, lalong-lalo na sa Metro Manila Film Festival at maging sa lahat ng mga festival pa. Ate Gay, believe kami sa iyo. Talagang hindi ka kayang ibagsak sapagkat mas marami ang nagmamahal sa iyo at totoo nga na ang Diyos ay laging nakatingin, nagmamahal sa iyo. At alam niyo ba, ang actress na ito, nakakabilib ang isang actress na ito, no, na talagang minahal niya ng labi si Ate Gay, nirespeto niya talaga si Ate Gay. At aaminin ko po na talagang natutuwa ako sa actress na ito at sasabihin ko, paborito ko na po siya sapagkat meron siyang pagpapahayag na talagang fan siya ni Ate Gay. Noong mga nakaraang araw, siya po ay laman ng ating YouTube channel dito sa Art Expression at nakasama ni Ate Gay ang magaling na actress na si Miss Rita Avila, ang tinutukoy ko sa floor contemplation at muling umawit ang puso, at ngayon kasama na naman siya ni Ate Gay sa Lilet Matias Attorney at Law. At meron po ako nabasa habang ako po ay nagbabasa sa kanyang Facebook, no po, nabasa ko po ito at narito po nakapost yung comment, no, may comment po, sabi, no, hindi ka, babasahin ko po ito, nung sila po ay nagkita daw po ni Ate Gay, ito po, nakapost, sabi dito, hindi ka nakilala ni Ate Gay dahil siya ay patanda na ng patanda, self-discipline lang talaga kailangan, maalaga sa katawan at walang bisyo. Alam niyo po, ito po ang sagot ni Miss Rita Avila. Lahat tayo ay tumatanda, kaya magbigay galang. Please, while tama ka sa pag-aalaga ng katawan, hindi naman natin alam at maunawaan ang lahat ng pinagdadaanan niya. Sana tumanda ka ng tumanda na magalang. Sabi niya po ni Miss Rita Avila, dito po ako natuwa eh. Kay Miss Nora Honor, ko natutunan kahit matanda na siya ay gumagamit pa rin siya ng po at opo bilang pagbibigay galang sa kausap niyang may edad o may posisyon o sino man na dapat bigyan ng galang. Hindi niya inisip na superstar siya kaya di na niya kailangan magpo at opo. Nakakabili, bravo, bravo. Totoo yung sinabi mo, Miss Rita Avila. Talagang si Ate Gay, marunong rumispeto. At talagang saludo ako sa'yo. Alam niyo po, yun na nga eh, maraming tao na tumanda, hindi ko po linalahat, na walang pinagkatandaan. Pero si Ate Gay, at marami na tumanda, na hindi nila nililimot, irespeto ang kanilang kapwa, anuman ang kanilang estado o position sa buhay. Si Ate Gay, national artist, gumagalang hanggang ngayon. Hindi niya inisip na siya ay national artist. Maraming salamat, Miss Rita Avila. And of course, I love you, Ate Gay. God bless you. Ito po si Kefirdar na nagsasabing maraming salamat po at mabuhay.